ang World War One, isa pong British na may akda ng sa aklat, si H.G. Wells, ang nag-publish ng aklat na The War That Will End War noong November 11, 1918. At doon po sa panghuli na ng matatapos na po yun, nung matapos na po yung gera, itong si Prime Minister, si David Lloyd George, ay nagsabi sa British Parliament ang ganito: "At 11 o'clock this morning came to an end the cruelest and most terrible war that has ever scourged mankind. I hope we may say that thus this fateful morning came to an end all wars." So, yung pong inaakala nila, wala na mangyayari pang gera, eh, at saka yung sinabi rin ng aklat, yung pamagat ng aklat, no? The War That Will End War, yung pamagat ng aklat, eh, napatunayan po mali. At yung wish ni Lloyd George, eh, hindi po nangyari, sapagkat ang gera ay patuloy na nasa atin. Subalit, sa pagdating ng ating Panginoon Hesu-Cristo, sa kanyang ikalawang muling pagdating, He will speak peace, gaya na sinasabi sa Zechariah 9, ang talata ay Jesus. Ibig sabihin, magpoproklama po siya ng kapayapaan. Pero hindi kagaya ng mga mayakda ng mga aklat na kagaya noon at ng mga politician. Sa ating Panginoong Hesus, ang kanyang panalita ay may taglay-taglay na otoridad at magagawang papangyarihin ang mga bagay nito. Bakit? Bakit hindi? Sapagkat, eh, sa kanyang salita nga, ang lahat ay nalikha, di ba? By God's word, everything is created. Sinabi lang ng Panginoon, nalilikha na. So many times in the Bible, tayo po in-encourage na magbantay. To watch for the day of the Lord. Pero, paano kung alam mo eksakto kung kailan mangyayari ito? Mamubuhay ka ba ng iba sa pamparaan ng pamumuhay mo ngayon? Ang Panginoon Hesu-Kristo ay darating at any moment. Kaya maging handa po tayo. At paano yung paraan ng ating paghanda? Ito po ay sa pagitan ng pag-aaral ng mga kasulatan, ng maingat, papatuloy na pananambahan sa Kanya, at making sure na tayo namumuhay doon sa nais ng Diyos na paraan ng ating pamumuhay. At yan po ay sa pagiging masunurin at sa espiritual na kahandaan. Ngayon po, ang ating teksto ay hinango po natin sa Zechariah. At babasahin ko po ito, ang mga bansang sumalakay sa Jerusalem, sa first call, ay padadala ng mga salot na ito, mabubulong ang kanilang mga katawan, mata at dila kahit buhay pa sila. Ganito rin salot ang darating sa lahat ng mga hayop sa kanilang kampo, pati na rin sa kanilang mga kabayo, mula, kamelo at asno. Sa araw na yon, eh, lubhang lilituhin ng Panginoon ang mga tao yun, ang bawat sa kanila ay sasalakay sa kanilang kapwa, sila mismo ay maglalaban-laban. May kipaglaban din ang ibang mga lungsod ng Huda sa sapsamin at titipunin nila ang mga kayamanan ng mga bansa sa palibot nila, ang napakaraming ginto, pilak at mga... So, sabi nito sa 16, at mangyayari na bawat naiwan sa lahat ng bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay ahon taon-taon upang sumamba sa hari sa Panginoon na mahukbo at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga bayan. At mangyayari na ang sinuman sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari sa Panginoon na mahukbo, sila'y mawawala ng ulan. At kung ang angkan ng Egypto ay hindi umahon at hindi pumaroon, mawawalan din ang ulan sila. Magkakaroon ng salot na ipapanalot ng Panginoon sa mga bansa na hindi magsisiahon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga bayan. Ito ang magiging kaparusahan sa Egypto at kaparusahan sa lahat ng bansa na hindi magsisiahon o pagdiwang ang kapistahan ng mga balag. Sa araw na yon ay magkakaroon sa mga kampamilya, kampanilya ng mga kabayo, kabanalan sa Panginoon, at ang mga palyok sa bahay ng Panginoon ay magiging gaya ng mga tasa sa harap ng dambana o bawat palyok sa Jerusalem at sa Huda ay aaring banal sa Panginoon ng mahukbo, at silang lahat na nangagahain ay magsisiparoon at magsisikuhan noon at magpapakulo roon, at sa araw na yon ay hindi na magkakaroon pa ng kananayo sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo. So ito pong ating binasa, may kaugnayan po ito doon sa itong text na ang ipapinapangaral, may kaugnayan ito sa ating unang binasa sa Roma 11. Ano po? Dahil ito po ay tumatalakay sa paparating pa lang. Ito pong sinasabi ni Zechariah, ito po yung inelaborate ni Apostol Juan
doon sa Revelation, particularly sa Revelation 19, sa pagdating ng ating Panginoong Hesu-Cristo, na ang Diyos ay darating sa katauhan ng ating Panginoong Hesu-Cristo at maghahari, at ang magiging sentro ng kanyang luklukan ay doon sa Jerusalem. At sa pagkakataon na yan, ay merong mangyayari. Ano po mangyayari at itong mensahe natin? May pagtatapos ng kasamaan sa mundo pagdating ng Haring si Hesu-Cristo. Pero bago po dumating ang Panginoon Hesu-Cristo, ang unang muna mangyayari ay ang Israel ay kakalabanin ng maraming mga bansa. To the point na natatalo na sila, napakiramdam nila. Pero doon sa kanilang nakikitang sitwasyon na sila ay natatalo na siyang darating, siya naman pagdating ng ating Panginoon Hesu-Cristo. Kasama ng kanya-kanyang mga laksang sundalo, mga anghel. At papaano po makikipaglaban? Ang Diyos mismo ang makikipaglaban para sa Israel. Paano pa ikipaglaban ng gagawin? Makapangyarihan po ito, supernatural. Salot ang gagamitin ng ating Panginoon. Yung plague, hindi na bago sa atin yung salot kasi ito, na-experience na natin, di ba? Pero wala ito. Doon sa ipapakita na armas ng Panginoon, yung salot na gagamitin niya, doon sa mga kaaway ng Israel. Parang silang, alam niyo yung ang ketong, maano pa yan eh. Mabagal yung pagka-agnas ng laman. Pero ito, tsaka konti lang, ilang bahagi lang. Pero ito, sinasabi sa atin, dinescribe yung salot na yun. Talagang yung buo na katawan ng tao. Ngayon, mga kapatid, ay ang Israel, yung bansang Israel, hindi naman sila kumikilala sa ating Panginoon Hesu-Cristo dahil sila ay merong religyong judaismo na si ang Panginoon Hesu-Cristo ay hindi Mesiyas. Hindi nila iniisip na siya yung Mesiyas at naghihintay pa sila ng Mesiyas. Pero alam niyo ba na merong mga grupo ng mga, sabihin natin tao na mga Hudyo, sila ay sumasamba sa Panginoon pero hindi na sumasama sa mga temple, sa mga sinagoga. Meron sila sa sariling church. Pero mga Hudyo sila, hindi sila Kristiyano. Ang tao sa kalahin Messianic Jews. Ibig sabihin, meron ng dati, di ba, nawala talaga. Kumbaga, pag Hudyo ka, hindi ka sasampalipay sa ating Panginoon Hesu-Cristo. Pero, eto na, nagkakaroon na ng revival. No? Pinapakita na na may mga Hudyo na kumikilala na sa ating Panginoon Hesu-Cristo. Nagkakaroon sila ng pananambahan nila as Hudyo. No? So, hindi sila Christian church, ha? Tawag sa kalahin, Messianic Jews. Siguro yung kanilang church, sinatawag pa rin lang sinago. No? Dahil sa mga Hudyo sila. Pero, pagdating ng ating Panginoon Hesu-Cristo, no? Iko-convert niya yung whole nation ng Israel sa kanya. Ikilala na siya sa sampalataya sa kanya. Kaya yung sinasabi sa Romans 11 na kanina, binasa natin na yung buong Israel maligtas. Hindi po yung yung buong henerasyon ng Israel. Okay? Yung mga nakaraan. Hindi po. Kundi tinutukoy dyan, yung aabutan ng ating Panginoong Hesu-Kristo. Yung nation ng Israel sa pagdating na panahon na yan. Pero, of course, ang kaligtasan na dinad na highlight ang pagliligtas ng Panginoon ay sa kanyang biyaya. No? Aalisin yung kanilang kasalanan. Diyan, hina-highlight din na hindi ang tao ang pumipili sa Diyos. Ang Diyos ang pumipili sa kanyang ililigtas. No? At ang kasalanan ng tao na pumipili sa kanya para siya ay magkaroon ng relasyon sa Panginoong Diyos, Diyos mismo ang mag-aalis doon ng harang na yan para magkaroon ng relasyon. At sa paghahari na yan ng ating Panginoon, sinasabi doon na ang lahat ng mga bansa ay sasamba sa kanya. Magsasamba sila, magdadala ng kanilang mga handog. Para i-fulfill, no? Para isakatuparan yung propesiya sa lumang tipan na ang Panginoon Hesu-Kristo ay hari sa buong mundo. Pero bago yan, may nakasulat din sa Zechariah. Sinasabi doon, mayroong isang lilong pastor na ire-raise ang Panginoon bago dumating yung Zechariah 14. Doon sa Zechariah 11, talatang 16 hanggang 17, meron diyang false shepherd. Yan po naman ay tumutukoy sa Antikristo. Na akalain ng mga Hudyo, ito yung magsasalba sa kanila, ito yung magbibigay ng kapayapaan sa kanila, sabi doon sa Zechariah 11, pero yung covenant, yung paikipagtipan ng inaakala nila na ito na yung kanilang pastor, ito na yung kanilang Mesiyas.
ay sisirain at sila iwawasakin. Siya pala ang mauuna. Siya pala yung parang may pakana kung bakit magkakaroon ng gera. Nauna na yung pinuno doon sa Israel. So, pero yung punto rito, mga kapatid, dalawang katotohanan ang tinuturo sa atin dito. Una, the Lord will come and reign. At pangalawa, the enemies will be punished and extinguished. So, yung una, the Lord will come and reign. Tinuturo lang ito sa atin. The Old Testament scriptures point to the Lord Jesus Christ as the coming victorious God and Savior. Kaya ang hamon sa atin, are you ready for the Lord's coming? With whom do you associate yourselves? Kung ikaw ba'y handa na sa pagdating ng Panginoon sa Kristo, sino mga kasama mo? Dapat ang mga kinakasama mo, yung mga tao din na naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. The enemies will be punished and extinguished. At ang punto lang dito, mga kapatid, yung personal appearing ng Panginoon sa Kristo na nakikipaglaban sa kanyang mga kaaway, yan po ang magiging highlight. O yan ang nag-highlight ng kanyang loving care and faithfulness. Kaya, ang hamon sa atin para dyan, ay, ano ba yung ipinapakita mo sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Ito ba ay allegiance? Ikaw ba'y kakampi ng Diyos? Or rebellion ang pinapakita mo? Pinapakita mo ikaw'y kaaway ng Panginoong Diyos. At sana, ipakita mo na allegiance. Ikaw ay kakampi ng Panginoon. Huwag rebellion. Kasi sigurado ang kapahamakan mo pag ano. Pero kung aliga sa Panginoon, sigurado naman ang ating pangwalang hanggang kapayapaan. Hindi yung kapayapaan na inaalok ng false shepherd, ng Antikristo. No? Sabi sa declare ng peace, pero sudden destruction ang darating sa kanila. Pero yung darating na Prince of Peace, na magiging King of the World, sakay sa kabayo, no? Sinasabi sa Revelation 19, ayun po ang dala niya, ay pangwalang hanggang kapayapaan na magdadala sa atin sa eternity. And what a day of victory! Yung God's people Israel, mare-regada na ulit sila, sila'y mare-redeem, mare-reunite as one nation and rejoicing in the strength of the Lord. Subalit itong Diyos din na nagbigay sa kanila ng ganung kadakilang o magbibigay sa kanila ng ganung kadakila na pangyayari na blessing na yan, yan din po ang blessing na ibinibigay sa iglesia ngayon. No? Tayo, dati hiwa-hiwalay tayo. We're scattered people, divided tayo, at sometimes we are distant from each other. Pero ang Panginoon, the Lord can unite us in Christ and bring us together. At ito yung naranasan natin ngayon, di ba? Magkakasama tayo ngayon. Pinag-isa tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Magkakaiba ang ating mga background, family background, social status sa buhay. At dapat tayo mga magkakampi. Because we're fighting battles against the enemy. No? But the Lord can strengthen us and turn His helpless sheep. Ayaw, para tayong mga walang kalaban-laban ng mga tupa. Pwede niya balita rin na maging victorious war horses. So, how much He is willing to do for us? If only we would admit our failures and unbelief and turn to Him for help. Lagi nating tatandaan, wala tayong kakayanan. Itong pandemya na ating naranasan, ipinapakita dito sa atin ng Panginoong Diyos na tayo ay nasa ilalim ng kanyang kahabagan. Wala tayong may pagmamalaki sa kanya. Mahirap at mayaman, ngayon ay pareho na lang ng naranasan, di ba? Kaya it's about time na yung mga mayaman ay bumalik sa Panginoon at samahan ang mga mahirap sa kanilang pananimbahan. Till I get up, time is barely on our side.